napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilong natin. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po ang Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At syempre, papakita agad natin yung nasabing interview ni Ma'am P, no? Kay Arturo M. Lacheca, no? Deputy Commissioner ng Revenue Collection and Monitoring Group. Ano? Kanina na interview po namin. At ipapakita po natin yan. At hindi na ako nagkomento at hindi na rin ako nagtanong sa kanya sapagkat in-interview naman po ito ng ating kasamaan na si Ma'am P. Nicodemus. Okay, pakita po natin. Go! Yes, please, yes. Yung pangamba na tataas yung presyo siguro yung we want to allay yung kilos na yan. Diba? Sabi na nga natin, ano naman ang DOC? Alam yung sitwasyon. So, ibig sabihin, we have processes, but yung sabi na nga yung consultation, keep tataas. So, the consultations will be done. But I can already categorically say siguro kung ano na tinatabi. So far as increases pa na being o in coming months from the current rate na sinisingil ng Bureau ko sa anong tawag nito, sa mga cargo forward, wala na pong ano doon, ng raise. Ano yung pangalawa? Ano sa yung sinasabi mo ng 10,000, di ba? Yung laman ng 10,000. Sa ngayon, yan ang nilalabi natin na ma-approve na kagad yung CMTA dahil po, nasa batas talaga yan na nakalagay ang limit 10,000. Beyond 10,000, pinapatawad na yan ng ad valorem tax yung mga accompanying taxable na yan. Pero ang sabi na natin, the Bureau of Customs also is cognizant na. So, matagal na masyado yung batas natin, hindi na rin natin masyado ini-strictuhan yan pagka lalo na sa mga balikbayan natin sa OFW. Yung sagot, ako, titignan kita sa mata mo, I can categorically categorically say, no, there might be some issues about yung tara, no? Ano, but that's what we are trying to eliminate. Ano nga, kaya na nagkakaroon tayo ng issue dito. Ini-inspect natin ng maigi, we want to assure. Because in the Bureau of Customs also in implementing its mandate also encounters difficulty. No, we want the cooperation ng every stakeholder because we cannot do this alone. No? So, yan ang mandato ngayon ng Bureau of Customs. Right to reform, there might be stories that you hear na nangyayari yan. But I don't think it's fair also to attribute to the whole Bureau of Customs na ganun. No? So, we are trying to do something about that. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At mayroon solo tayo na interview ni Ma'am P, no? Na yun ang ipakita natin sapagkat para tayo ay makasolo sa ating programang Wow Action Balita. Go.
there to improve your family. Ang patanong lang namin sa inyo, sir, ito yung sa refining on the spot. Sorry, excuse me. Sir, patanong lang namin sa inyo, as sa Pilas, gaano may bayad sa usapan natin kanina sa mga break-bayad access? Ano po? Hindi ako sa break-bayad access na gaano ba ninyo pinapakalaga ang break-bayad access? Sinabi ko na nga nung... pero ngayon kailangan natin sa AI. We understand like our balikbayan. So, pinapahalagaan mo namin masyado yan. No? That's why we are making effort. We are trying to secure from OWA yung sinasabi ni DA Torres kanina na meron silang list ng balikbayan. We will try to coordinate with POEA so that kung maliwanag na sa amin na OFWs is legit. I think hindi nadadaan sa ganung mahigpit na proseso yun. So, sir, pinapahalagahan talaga niya? Yun yung sinasabi ni Commissioner Lina na dapat pag mga balikbayan ito, alam natin na legitimate balikbayan, pre-cleared na yan. Kung bago pa sila lalapag dito, kung alam namin balikbayan, then dapat nasa super green lane na yan. So, sir, dun sa balikan natin yung issue ngayon na pag-balikbayan access, gano'n pa ka-high-tech ang pagbubukas? Hindi, gano'n pa ka-high-tech? Kasi hindi na nga pwede bubukay, hindi mo lang buksan nyo. Kasi kung high-tech yung mga gamit natin, may K9 pa tayo, may mga X-ray machine pa tayo, gano'n po ka-high-tech? Suffice it to say that we have X-ray. No, yung X-ray natin makaka-identify kung may mga contrabands. So, hindi na kailangan buksan? Yes. Kung ang, di ba, ilang beses ko nang inuulit, when the X-ray, if the X-ray does not show any negative result, no, sa, hindi na binubuksan yan. Ano lang, yung kung may mga negative results lang, yung mga items na hindi na dapat nandoon, ang na nare-reveal sa X-ray, then that's the time we will do a physical exam. Sir, ano ba ang mga titina namin? Di ba, yung mga taxable na mga gabagay, ano po ba yan? Meron kayo mga staff? Di ba, ang inaanuhan natin, I'm trying as much as possible to veer away sa issue ng mga magkano yung amount sa mga item because we know that our law on that matter is already medyo obsolete. No? So, yung sabi ko nga, if we treat it liberally, siguro ang point nga, hindi na nga natin tinitingnan muna kung magkano yung kalaga dyan. Pwera lang kung very excessive. No? So, we allow, mga allows kung mga ano lang, yung normal na amount, we don't look into that anymore. So parang, magkano ba talaga ang isang, kanyara isang balikbayan, bakit po parang dalawa, magkano ba talaga ang dapat na ikuklaman ng isang balikbayan bakit? Under the law, 10,000 pesos. 10,000 pesos. Yun lang po, under the law. So more than that? More than that, supposedly subject na yan sa tax. But sabi ko nga, obsolete na yung batas and we're trying to be as liberal as possible. So yung batas natin ay kailan pa yan, sir? 1957. Kasi iba na nga tayo. 1957. So ngayon, anong ginagawa natin sa batas? Meron na pong current efforts nasa both houses. Inaambyandahan na nga na meron tayong tinatawag na Customs Modernization and Tariff Act that was certified, I think it was certified by the President as urgent. So hopefully that will be passed and itong current system ng collection natin ng duties and taxes will be modified as well. Yes, rest assured sa mga customs sa video when it comes to yung sentiment, yung alam natin na how you dearly treat yung mga balikbayan boxes. So, kasama nyo po kami dyan and we're trying as much as possible na in the course of the implementation of the law, yung customs and tariff law, hindi natin yung intrusion sa balikbayan boxes, hindi natin gagawin. So,
i-assure natin yung mga OFW. Yes, yes. So sir, ito na isang last. Willing ba kayo sa loob ng anong BOC? Magpalayas tayo check lahat. Sabi ko kanina, I can speak for myself anytime. Pwede akong, I'm open for lifestyle check sa akin. I cannot speak for them. No? But suffice it to say, I'm also saying that there are efforts in the Bureau of Customs, no, sa reform. I think obvious yan, ginagawa natin yan. No? So, kaya nga sabi ko, yung sinasabi, kung meron pang ganito, ganun, definitely, kung sasabi ko sa, on my part, I will deny being involved in that. And also, sabi, I would like, again, I will reiterate yung invitation kung meron gusto mag-lifestyle check sa akin, then they can do that. Sir, yung media, ikaw mo sir, yung mga numbers na pwede sila mag-complain, mag-report? Nabigay ko na yung, open naman sa website namin, nandun yung pangalan namin. I already mentioned the Facebook account, the Twitter, and Hotline. Sige po. Maraming salamat po. Okay, thank you, sir. Sige. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? Yan po yung paglilinaw at interview ni Ma'am Pe, no? Kay Arturo M. Lachica, no? Deputy Commissioner ng Revenue Collection and Monitoring Group, no? Kanina yan. At sabi nga niya, may mga hotline naman siya at doon sa willing siyang magpa-lifestyle check, ano? At sa lahat ng ay pwede raw siya, no? Okay, at maganda yung kanyang binitiwang salita at hindi na nga tayo nakapag sa kanya sapagkat ang gusto natin ay masolo natin, no, yung interview sa kanya. At siyempre may kanya-kanya tayong question at si Ma'am Pe ang naunang mag-question sa kanya. Siguro sa mga susunod na araw, tayo naman po ang quick question sa kanya, no? At yung isa naman na sinasabi natin ng head na nga nasabing inirereklamo sa doon sa custom examiner sa NAIA ay hindi rin po natin na-interview, no? At hindi bale, at ang importante na interview po ni Ma'am Pe si Deputy Commissioner Lacheca, no? At dito naman sa programa natin yan, eh. At okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At huhugot naman po tayo ng kaunting balita dito sa nasabing kautusan ni Olivares, ano? At ayon dito sa pahayagan ay inatasan ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares ang Chief of Police ng lungsod, ano, na linisin ang baklaran hindi lamang sa operasyon ng mga sindikato na regular na nangongolekta ng tong mula sa mga illegal vendors kundi maging sa lahat ng uri ng krimen o mga kawatan na nag-ooperate rito. Inatasan din ni Olivares si Senior Superintendent Ariel Andrade na gumawa ng hakbangin na lutasin sa matinding ang matinding traffic at talamak na krimen na naglipa na sa Redemptorist Road kay Quirino Avenue kay gayon din sa Service Road ng Rojas Boulevard. Napag-alaman ng alkalde na pagpasok ng Vermont ay nagsusulputan parang kabuti ang libo-libong illegal vendors na ang iba'y mga dayuhan sinasabing protektado umano sila ng tinaguri ang Baclaran 7 Gang sa naturang lugar. Sabi ng mga vendors ng nagbabayad kada araw sa mga leader ng Baclaran sa Baclaran 7 kapalit ng pagtitinda sa lugar, kontrolado umano
ng grupo ang lugar at nagre-remit sa ilang personalidad sa Paranaque kada linggo. Ibinudyag din ng nasabing staff owner, stall owner na regular silang nagre-remit ng halagang 300 araw-araw sa isang Jojo, isang Eva, alias sa kunsihala na 20 years ng kolektor at Adam, runner ng isang ranking police official sa Southern District, no? Sa pangamba sa kanilang buhay, tumanggi na ang mga vendors na pangalanan ang tatlo pang leader ng sindikato na sinasabing mga opisyal mula sa mga tanggapan ng gobyerno. Nasa 300 vendors lang ang nagbabayad ng tax sa City Hall, habang nasa 1,000 naman ay illegal ayon sa City Hall record, no? Yet yan po ang ipinalabas di umano ayon dito sa nakasulat sa pahayagan, ano? Kaya pinipilit po natin na kontakin po ang tanggapan ni Colonel Ariel Andrade. Nagkataon nga lamang po na nasa conference ang nasabing Colonel, no, para liwanagin natin kung may katotohanan nga ito doon sa sinasabi po natin, no? At bagamat itong nasabing tanggapan po ni Colonel Andrade ay siyang na pagutusan, subukan naman natin na tawagan ang PIO ng Paranaque. Alin, pakitawagan mo nga ang PIO ng Paranaque. Baka pwede nating ma-interview ang head ng 829-0866. Paranaque, oo. Si Eva Nono, ano? O kaya kung sino yung assistant niya, kung pwede nating ma-interview. Oo. Ang kung pwede nating ma-interview ngayon regarding dito sa lumabas sa diaryo, no? At kung wala, kung hindi sila naman pwede, ayun na sabing butihing mayor na par, ha? Regarding dito sa lumabas dito sa diaryo, no? At para maliwanagan lamang natin yung pagpapalinis ni Mayor Olivares. At yan po ay pwede nating linawin mabuti kung may katotohanan itong lumabas dito sa dyaryo, no? At ito ay mas maganda kung manggagaling mismo sa kanilang tanggapan yung nasabing nabasa natin sa dyaryo ngayong araw na to, no? Kung may katotohanan o wala etong nasabing balitang ito, no? At napakaganda kasi ang pagkakaalam po natin, ang Paranaque ay ang gusto ni Mayor Olivares ay maging malinis, no? Kaya nga laging pinalilinis yung baklaran na yan. Ngayon, at nagulat lamang po tayo bakit biglang lumabas ito, no? At ito ay gusto natin na maliwanagang mabuti yung nasabing pagbibigay at paglilinaw natin doon sa mga isyung lumalabas ngayon, no? At ito po ay ang pinakamaganda rito, kung ang tanggapan mismo ng PIO ng Paranaque ang makakasagot para na sa ganon, ay malaman po natin kung may katotohanan ang lahat ng lumabas na to. At tatawag sila. Oh, sino ang kausap mo? Si Eva Nono? Oo. Ah, okay. At yun po yung ating ano, no? At gusto nating maliwanagan mabuti. Ang Paranaque
no? Ay gusto po natin na malaman yung mga lumabas na yan sa ating mga dyaryo at para maliwanagan nating mabuti, no? Yung lahat ng mga nangyayari sa Paranaque, kung may katotohanan o wala, no? Ay siguro mas maganda kung yung ating pilit nating kinokontak, yung tanggapan ni Mayor, no, para liwanagin lamang, no, ay hindi na gumalaw. At para na sa ganon ay malaman natin kung papaano natin itong nasabing mga balita, no? Habang ibinabalita po natin at inaantabayanan po natin ang pagtawag po ng nasabing PIO ng Paranaque, ay siguro ay dadako tayo doon sa nasabing kanina ay sumingit tayo sa ating kasamahan na yung programang Chinoy, ano? At doon sa kanyang interview kay sino yon? Sa Highway Patrol Group, anong pangalan nun? Tanseco? O, Colonel Tanseco, ano, tigapagsalita ng nasabing Highway Patrol Group ay siguro ang mas maano kung ito ay maipapakita nila na talagang sincere po sila sa kanilang mga ginagawa. At kung sincere po sila, makikita po natin na may pagbabago po ang buong EDSA, no? Hindi lamang po ang EDSA, no? At sabi nga po natin eh, mas maganda kung mismo manggagaling sa kanila at kay Secretary Almendras na siyang naguutos na inutusan naman ng presidente para pag-aralan kung paano masusolusyunan ang traffic sa buong bansa, lalo na po sa EDSA. No, lalo na itong BER po na to ay makikita po natin, no, kung paano po natin masusolusyunan. At napakalaking problema po niyan ng ating bansa. Wala na pong garahe ang mga sasakyan. Ha, napakarami pa. Ha, kung sino pa yung mga illegal at mga kulorom, siya pang matatapang doon sa mga may lehitimong prangkesa. At dito makikita rin po naman natin na ang talagang layunin ng programang ito ay linawin at maiparating dito sa direktor ng Highway Patrol Group at saka kay Secretary Almendras na ang kanilang kampanya laban po sa trapiko ay hanggang sa kasalukuyan ay wala pong nangyayari. Wala pong nangyayari. Sapagkat ang buong kahabaan po ng EDSA ay wala pong nabago. No? Kung tututukan lamang po yan at dito lamang sa EDSA nakatutok ang ating Highway Patrol Group, wala pong mangyayari. Sapagkat kung makikita mo, nagkalat nga po yung mga MMDA sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Pero ano pong ginagawa? Nagkwekwentuhan lamang po. Hindi naman po nagtra-traffic. O sige, sabihin niyo po sa akin kung nagtra-traffic. Minsan kukunan po natin yan. Ha? Kukunan po natin yan. Kapag may nadaanan po tayo na nagkwekwentuhan dyan ng mga traffic enforcer sa EDSA, ay ipapalabas po natin sa programa po natin yan. No? Nakakalungkot isipin. Ha? Ay sabi nga po eh, yung tuwid na daan na sinasabi po ng presidente, pag binaba na po niya yung tuwid na daan niya, balubaluktot na po. Balubaluktot na po at wala na pong sumusunod. Kasi wala pong talagang pangil eh, yung mga naguutos. Hindi po takot. Hindi po kagaya nung panahon ni Pampilo Lacson na siyang chief PNP pagka sinabi niyang lahat ng mga karnaper at lahat ng mga sasakyan na nakarnap hindi pwedeng gamitin ng mga opisyal, maging sino man yan, maging general man yan.
Hindi pwedeng gamitin na pansarili. Makita mo kung saan-saan po iniiwanan ng mga gumagamit yung mga sasakyan. Oh, di ba? Mula noon, nung si PNP chief pa, Pampilo Lacson ang PNP chief, naganap po yan, yung kautusan na yan. Pero mula noon, hanggang sa bumaba po siya, ngayon ay bumalik na naman po. Oh, nagbalik na naman po yan. Yung mga carnap vehicles na nare-recover ay ginagamit pa rin ng mga nasabing kapulisan natin sa iba't ibang lugar. Hindi lamang po natin ma-pinpoint mabuti sapagkat sila ay mga pulis. Pero kung mag-iimbestiga po ang nasabing PNP Chief Pa Marquez sa iba't ibang lugar, ha, lahat po ng mga tumatakbo sa kalsada na gamit po ng kanilang mga opisyal o ng kanilang mga pulis, aba, ay karamihan po dyan, recover. Oh, sige, sabihin nyo po sa akin kung hindi totoo. Napakarami po. At ngayon, ang checkpoint po sa iba't ibang lugar ay ginagamit po para sa pangungutong. Ay, wala na pong karatula eh. No, kung saan-saan na lamang po yan ilinalapag at kung saan-saan po nangangapkap ang ating PNP. Oh, sige nga, sabihin nyo po sa akin, talamak po sa iba't ibang lugar ang nasabing wala na pong karatula na checkpoint. Kung hindi, kung gusto lamang po nila, nabababa sila at mag-checkpoint kahit dalawa lang po sila o isa. Meron po bang checkpoint? Ako po ay magtatanong sa inyo, Chief PNP Marquez, may checkpoint po ba na nag-iisa o dalawa? Dalawang pulis. Dapat eh, yung tuldukan ang mga kriminal, ha, na sinasabi po ng ating kapulisan na tuldukan na. O eh bakit hindi pa nyo i-house to house yung mga may mga kaso? Para na sa ganun eh, pasukin nyo na po yung mga bahay ng may bahay, ng may dala kayong mga search warrant. Ay ano po yung mga uplang katok natin? Uplang galugad? Wala po nangyayari sa mga ganun. Ay papano naman po yung mga uplang galugad na yan ng PNP? Ay kung sila naman po ang galugarin natin, i-counter po naman natin. Para na sa ganon, yung ginagawa naman po ng PNP na pinapasok yung mga bahay-bahay pagkatapos makakahuli. Pero pagdating na nahuli na po, baliktad po. No? Yung drug pusher, nakakalabas. Yung user ang nakakulong. O sige, nagtatanong lang po ako. Ano po ba yung mga tuwid na daan na sinasabi po ninyo? Ay talamak po eh. O, talamak po ang sugal. 16 auto sa iba't ibang lugar. Ano pa ang nangyayari? May request tayo kay CRPO para ma-interview. Oh, para iparating sa kanya. Oh, nakalagay po roon kung ano topic. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang operasyon ng mga nasabing traffic enforcer sa Pasay. Di ba? Yung mga buaya dyan sa Buendia. Oh, diyan sa Ninoy Aquino, sa domestic airport, Tramo, Nichols. O, nagkalat po dyan yung mga buaya na akala mo pagka nakakita po ng kotse nag-swerving, ay yan, kahit nasa gitna po yan, hindi na po pinatatabi yan. O, diba? Eh, maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw yung ating ginagawa. At ating kinukomentaryo. At ang ating komentaryo naman po, doon po, doon sa mga tiga-custom, ano, Commissioner Lina, no, ako po nananawagan po sa inyo na tuldukan nyo na po yung mga smuggler, yung malalaking smuggler na dumadaong po dyan sa nasabing Bureau of Custom diyan sa South Harbor Port Area, Manila, ay tuldukan nyo na po. Eh ano po nangyayari sa ating bansa? Ano po nangyayari sa atin sa mga tiga-custom?
Mayroon po ba tayong nakakasuhan na? Mayroon po ba tayong mga pwedeng idemanda? Mayroon po ba tayong mga nahuhuli? Kagaya ng mga basura na yan ng Canada, eh wala po nangyayari hanggang sa kasalukuyan. O, di ba? Mas maganda kung tayo mismo ang mag-iimbestiga. Kung ang mismong bakuran po ng Bureau of Custom ay imbestigahan po ninyo ang mga tauhan po ninyo. Kung sino po ang mga protector at nagbibigay ng go signal para ilabas yung mga kontrabando. Oh, di ba? Kaya po tayo, sabi nga po natin eh, baka ano eh, ha? Ay yaan po ang gusto po natin, no? Ay siguro baka pwede mong tawagan nga itong South Harbor Custom, no? Ay kasi nakalagay rito 632523. Tama ba 'to? Sa kanyang calling card. Ito ang kanyang calling card, oh. At may plus eh. 632523. Oo, no? Kulang ano, 'di ba? Siguro itong code siguro ito. Oo, code ito 632. Tapos sinundan ng 523 2390. 'Yon, no? Oo, 523-2390. No? Oo, tawagan mo nga Arturo Lacheca. Kung halimbawa ay hindi siya pwede, yung kunin mo ang telepono ni Custom Commissioner Lina para ma-interview natin. No? Oo. Kaya Lacheca. Oo. Kung pwede nating ma-interview sa programa natin, paglilinaw lang doon sa mga naglabasan. Oo. Para sa ating programa, ano? Oo. At para malinawan lang, ano? At maiparating sa kanya yung mga nagiging problema. At nang sa ganon, ay malaman din natin, no? Kung papaano yung mga nagiging takbuhan diyan sa custom, sa Bureau of Custom. Gaya po ng reklamo sa pagbubukas po ng mga balikbayan boxes, no? Ay dito ay ipapakita po natin na ang programa po natin ay kinukuha po ang panig nila, no? Ay siguro mas epektibo kung sila mismo dyan sa custom area ay kikilos, no? Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon para interviewin siya eh. Baka sakali ngayon at nasa kanyang tanggapan sino man sa kanila at kay Commissioner Lina o kaya Deputy Commissioner, no? At talakayin naman natin yung nasabing talagang nagiging problema ng ating mga taga-custom at yung mga nasabing mga smuggler, no? Diyan sa nasabing custom, no? Ay isa po yan na sa maganda ay ang paglilinaw po natin ang kailangan po na maiparating po natin, no? Iyan po ang ano natin, no? Si Commissioner Lina, pakikuha mo yung telephone number kung sino ang pwede nating ma-interview dyan para doon sa ating
Ah, may meeting din. Ah, hindi. Ah, hindi. Alam. Hello? Ah, sino to? Ha? Ah, kagawad. Ah, na, nagpo-programa ako, pare. Ah, oo. Mamaya na lang, ha? Okay. Oo, pare. Pasensya na, ha? Naka-on the air ako eh, ha? Okay, pare, thank you, ha? Okay. At yan po, ano? At tayo ay gusto po natin, ibig sabihin, wala silang contact kay, ano? Ay, si La Checa wala rin. Okay. At nasa labas siguro, no? At yan po yung anuhin natin, ano? Yan po yung pag-aralan po nating mabuti kung papaano po natin na ang mga nasabing ano na yan ay matalakay po natin, no? Ay siguro ay mas maganda kung ating pong anuhan yan ay itong nasabing ano, no? Ay okay. At yan po yung ating mga ginagawa, ano, sapagkat siguro mas maganda kung yung mga taong yan ay patuloy po natin, no, yung sinusubaybayan, no. At siguro sa nasabing ano na yan ay marami po ang nasabing ano na yan, ano? Ay tuloy-tuloy tayo doon sa nasabing ano ng pagtalakay natin doon sa mga balikbayan boxes, no? Hindi lamang yung mga balikbayan boxes, kung hindi yung ukay-ukay, no? Tayo kasi may gusto po tayong tanungin sana eh. Yung sa ukay-ukay na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pong dumadami. At kung makikita po natin na ang talagang nagiging programa natin ay yung kampanya laban po sa nasabing mga illegalista, no, diyan sa custom. Yung custom po na yan eh, talagang talamak po eh. Number one po sa collection, number one po din sa talamak na kutungan, no? Talamak din po sa mga nasabing mga proteksyon, no? Ay imposibleng sa tagal po ng mga commissioner na yan, ng mga tiga Bureau of Custom at Bureau of Examiner sa iba't ibang lugar, dito sa ating bansa ay hindi po nila nalalaman yung mga nangyayari po sa kanilang kapaligiran, no? Patuloy po natin na sinasabi po natin na talagang imposible sa tagal na po nila dyan, hindi po nila malalaman yung mga nangyayari. At ang pagbubukas po ng balikbayan boxes, sino po ang mga nasa likod niyan? At bakit ngayon taon lamang nangyayari po yan? Oh, di ba? Bakit ngayon taon lamang na to? Ha? Nangyayari ang bukasan yan ng nasabing balikbayan boxes. Nakawan dito, nakawan doon, maging sa postal, no? Maging doon sa nasabing nagpadala ka ng sulat. Bala eh, no? Walang bumabalik. May nawawala. Naka-registered na, nawawala din. O, paano nangyayari po yun? Wala na po eh. Wala na po tayong magandang magagawa. Dahil talamak na po ang katiwalian sa ating bansa. Hindi na po natin makuha yung gusto po natin. Ano ba yung gusto natin? Oh, di ba? Talamak po eh. Lahat ay may proteksyon. Lahat po ito ay ginagawa po natin para sa ating bansa, para makatulong po tayo sa lahat ng mga nakaposisyon sa ating gobyerno. Oh, di ba?
hindi natin dapat pabayaan na ang mga nakapwesto sa ating gobyerno ay hinahayaan na lamang po natin na talagang patuloy ang paghahasik ng kanilang panggigipit sa mga balikbayan boxes at saka sa OFW. Kahit anong linaw po na sinasabi po ni Arturo Lacheca, ang Deputy Commissioner ng Bureau of Custom dyan sa port area, aba eh, hindi po rin po tayo maniniwala eh. Oh, bakit? Ba't po tayo maniniwala? Eh wala pa po silang pinakikitang isang halimbawa. Magpakita naman po kayo ng sample. Oh, di po ba? Oh, Commissioner Lina, magpakita po kayo ng sample na talagang ang inyong gustong gawin sa inyong kinalalagyan bilang custom commissioner, tuldukan nyo na po yung mga anomalya po dyan sa custom. Lalo yung mga custom examiner dyan sa Ninoy Aquino International Airport na patuloy po natin, ha, na sinasabi po natin na wala pong magawa sa kanilang mga tungkulin. Ano po yung nagagawa natin? Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, ano, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, ha? Muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang programa. Sa isip at sa panaginip, kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo man nasaan ka man, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailan paano nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay laging iniisip, naroon at naghihintay ka. So'y agad naglalaho dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, abot kamay
bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At dakuan naman po natin itong nasabing lubak-lubak sa mga kapag-alabi nyo, no? Na sinimulan ng tapalan, ano? Matapos ang matinding pagbatikos ng maraming motorista, sinimulan na kahapon ang pagkumpuni o rehabilitasyon sa kahabaan ng Diosdado Macapagal Avenue sa Parañaque City. Dahil dito, kaya't na magpapatupad ng rerouting ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Nabatid na pansamantala munang isinara ang kahabaan ng Macapagal Avenue dahil sa road repair at ang mga motorista pampasaherong bus at malalaking truck ay dadaanan muna sa Rojas Boulevard na inaasahang lalong bibigat ang daloy ng trapiko dito. Sa ipinadalang sulat ni PR General Manager Peter Authority Abaya, sa tanggapan ng MMDA, kinakailangang isara ang ilang porsyon ng kahabaan ng Diosdado Macapagal Avenue southbound lane sa pagitan ng Billy Avenue at Juan Macaraeg Bridge, Parañaque City, harapan ng Jerry Grill at Shakey's dahil sa major repair at isinasagawa ang rehabilitasyon dito. Ito ay dahil nga naglalakihang butas o lubak kung bumabagal ang takbo ng mga sasakyan na nagsasanhi ng pagbigat sa daloy ng trapiko sa lugar. Sa darating na Setyembre 25, inaasahang matatapos ang naturang rehabilitasyon. Ayun, no? Maganda yung sinasabi po natin. At walong wanted arrestado, no? Pinalakas ng Northern Police District ang paghabol sa mga kriminal na pinaghahanap ng batas nang maaresto ang walong wanted sa isinagawang serye ng operasyon. Sa mga ulat na ipinadala ni NPD Director Chief Superintendent Eric Serapin Reyes, isa sa naaresto ay ang top 6 most wanted ng Malabon City Police na si Joseph Tagigi, no, 26 years old, na harap sa kasong qualified theft.
nadakip si Tagigi sa bisa ng warrant of arrest ng galugarin ng pulisya ang pinagtataguan nito sa San Fabian Cayapa sa Nueva Vizcaya kamakalawan ng hapon. Nadakip na rin ng Malabon City Police si AJ Ramirez 21 ng Dampalit Malabon City at naharap sa kasong panggagahasa sa ulat na man ng Valenzuela City Police na aristo sa ikinasang mga operasyon si Narekan Mulihon 35 years old ng Lawag Balo, Valenzuela. May kasong reckless imprudence resulting to damage to property. No? Si Olivia Mora ng Tugigaraw City, Robin Estelero, 53 years old ng Lana Subdivision, Valenzuela, kapwa naharap sa paglabag sa Batas Pambansa 22 at si Noemi Luis Angela Carranza ng Bignay, Valenzuela at may kasong unjust vexation. Sa ulat naman ng Nabuta City Police, na aristo sa kanilang operasyon sina Antonio Gubani Lacabano, 55 years old, ng San Jose, Nabutas, may kasong paglabag sa Batas Pambansa 6 at si Jonard Santos, 31 years old, Muson, Malabon City at may kasong panggagahasa. Sinabi ni Reyes na ang pagpapalakas ng paghahanap sa mga wanted sa batas ay prioridad ngayon ng pulisya. Yan po ang isa sa pinakamaganda no, na kanilang mga ginagawa. Yung sinasabi pong tuldukan ang krimen, mga kriminal sa iba't ibang lugar, hindi lamang mga kriminal ang dapat natin tuldukan. Ang dapat natin pong tuldukan, no? Maging kriminal man, mga polisman yan, sino man yang mga protektor at nagbebenta ng drug sa iba't ibang lugar at proteksyon doon sa mga illegal na mga colorum at illegal terminal, ay dapat din po nating hulihin at ipakulong. No? Sabi nga po natin eh, wala pong masamang tinapay dito sa programang WOW Action Balita. Basta ang sinasabi ko lamang po sa inyo, lahat po ng masasamang loob, ipakulong po natin, hulihin po natin. Alimbawa ay lumabag po sa 1602, o hulihin po natin, ay gamitin po natin yung sinasabing one strike policy, no take policy. Di ba? Yan po yung nakasaad po sa batas ninyo eh. No? Yung no take policy. One strike policy. Dapat ang tinatamaan yan, wala pong sinisino. O, di ba? Wag lang yung sabi nga ni Hamyas eh. Sabi niya eh, ang trabaho ng pulis ay humuli. Dapat ipatupad po ang batas. O, di ba? Ganyan po eh. Ipatupad ang batas, wala pong kinikilingan. Walang malakas, walang mahina, may pera o wala, kapatid man o magulang, kapag nagkasala, ulihin, ipakulong. Yan po ang trabaho ng ating kapulisan. Yan ang totoong batas. Kung magagawa nga po yung sinasabi ni yan ngayon ay nasa Eastern Police, no? Si, ewan ko kung Colonel pa rin yan o General. Dahil siya ang DD, no? Director, no? Ng Eastern Police, no? Siguro doon sa mga darating na araw, no? Tayo rin po ay humanga rin po tayo diyan, no? Sa katapangan niya sapagkat ang nakabangga po niyan si Vice President Jojo Marvinay dito sa Makati, no? Nagkaroon sila ng sagutan. At yan nga ay sabi nga natin, marami pa rin po. Ha? At yan lahat po na yan ay kailangan po nating ipaliwanag. No? Kung bakit yung mga nanguhuli po na yan sa mga illegal gambling, sa mga illegal drugs,
protector, bakit nakakalabas at hindi po hinuhuli ng kapwa niya pulis? Sino po yung mga tumatakbo na wala pong plaka? Ha? Eh sabi nga eh, ha? Noong no plate, no travel policy. No? Yan yung pinalalabas noon ng DILG secretary. Ano kaya ngayon kay Sarmiento? No take policy pa rin? Ha? O yung one strike policy? O yan po eh, nagtatanong lang po tayo kay DILG secretary Sarmiento. Balitang magaling din po raw ito. No? Ewan po natin kung sa kanyang panunungkulan ay maka-strike sila na magaganda. No? Magpakilala po. Yan po yung sinasabi po natin na mas maganda kung sila ay nagpapakilala ng tuloy-tuloy. Hindi yung magpapakilala lamang yung nasabing mga grupo ng Highway Patrol at saka yung mga grupo ng mga tiga DILG at mga iba't ibang sangay ng ating ahensya ng kapulisan ay para lamang magpakilala at magbigay ng proteksyon. O, diba? Kaya nga po ay ang sinasabi po natin eh, lahat po 'yan, no? At alin pakisagit pa ano yung galit na yung bata. At lahat po ng ating mga ginagawa ay siguro yung petisyon ng versus over at grab car, no? Isinampa sa LTFRB, ha? Okay, Ernie, maganda nga po sa'yo. Yes, magandang hapon, kapatid na Eddie Rosales. Ito na naman, nagbigay ng daan ng ating programang Wawaksong Balita, Kakampi. Kaugnay sa isinagawa nitong grupo ng TFOB. Okay. Itong TFOB, ito yung tinatawag na Task Force Organized Bending, na kung saan ay naatasan ng lungsod ng Maynila, Manila City Hall. Okay. Sa ilalim na pangasiwa na po naman ang ating Pangulong Mayor Joseph Estrada, no? Mm. Dito sa punto de vista ng mga eksena ng sitwasyong nagaganap sa ating kapaligiran, hindi nakaligtas itong nagngangalang Frederick MC dahil na rin sa bumangkit ito na si Raudio Mano ay regular na tauhan ng DPS sa lungsod ng Maynila sa City Hall. At napagalaman natin sa ilang impormasyon pa, ito raw ay kumukuha ng halagang 500 piso sa bawat vendor, sa mga ambulant vendor na nasasakupa naman nitong station commander ng Station 11. Timbog itong mamang ito sa lugar ng rekto. Mm-hmm. Kaya nililinis lamang daw nila ang kanilang pangalan dahil may mga samot-saring negatibong reaksyon silang natatanggap na parang sinaparawa di umano ang nadidiin. Kaya siguro ito ay posibleng makasuhan ng extortion. Oo. At nung tanongin ito kapatid na Eddie Rosales kung sino ang nag-uutos, alam mo ba ang sinagot ng mama? Oo. Secret love. Oh. Pwede ba naman yun? Oo, secret daw at hindi raw pwedeng sabihin. Kaya naman na posibleng magtungo ang inyong lingkod kasama ang ating ilang mamamahayag sa tanggapan mismo ng DPS sa lungsod ng Maynila okay. Upang mabigyan natin ang balansing panig ng katwiran kung gaano katotoo na napakalakas ng loob nitong mamang ito na kung saan ay puro may kagawad pang nagre-reklamo. Oo. Ito yung mga ambulant vendor na kung saan ikinukuha na nito ng 500 piso kada linggo raw di umano ayon sa impormasyon. Oo. Kaya naman, ito ay nasasakupan ng barangay 294, Zone 28 ni Marisa Sabado. Matagal na daw di umanong sinasagawa ito, subalit nakakuha itong tiyempo. Ito nga itinalaga rito sa Kamaynilaan, itong TFBO, kung makikita mo yung mga naka-uniform ito ng itim. Oo. At ito ang isang nangangalaga kasama na yung mga pulis natin dito sa Plaza Mirata hanggang dun sa Divisoria na para maisayos ang mga vendor. Oo. At welcome tayo nitong nagangalang parang pinaka-team leader dito, si Dennis ang pangalan nito. Oo. Na anytime
na welcoming daw tayo. Okay. Kapag may pagkakataon at sabi niya nga sa akin, lilikod daw siya sa akin. Oo. Kaya may mga punto de vista rin naman tungkol sa mga pesto na inilagay mismo. Ito yung tax for organized vending nga para maisaayos ang mga vendor. Pero dumarating ang mga pagkakataon, minsan hindi sila nagkakasundo. Oo. Dahil na rin na nakita mo nung kamakailan lamang, may mga impormasyon tayong natatanggap, may namatay na rito sa lugar ng Karyedo. Oo. Na hindi natin makumpirma kung sa pwesto nga ang motibo nito. Yun. At nasundan pa to ng pangalawa, at yan nabuhay naman yung babae, binanata naman ito. Sorry sa termino ginamit ko, binaril ito, aneg. Okay. At ito ay nagpapagaling at hindi na lumutang dito sa area ng Quiapo ito. Oo. Ang mga pangyayari dito kung magkamisan, ay nananawagan na rin ang inyong likod at itong programa nating wawaksyong balita kakampi. Okay. Doon sa mga tamang kinakukunan, dapat sana i-fix nila yung talagang measurement, yung sukat ng kanilang mga tent o tindahan. Correct, correct. Dahil ang nagaganap ko makamis ang pagkanakaw sa kasi ang isang dangkal dito napakahalaga. Oo, oo. At ang nangyayari pa rito, yung mga sumusunod, yun ang tanatamaan. Oo, ganun talaga yun eh. Kaya nga sabi ko, kaya nga dito sa tinatalakay ko ngayon, kung sino yung legal, siya yung mahina. At kung sino yung illegal, siyang matatapang. Ayun na nga, yung nagaganap. Kaya ako'y nananawagan na rin. Gusto ko rin magtungo direktamente sa tanggapan mismo ng MBB. Yes, oo, oo. At sa lusod ng Manila. At sinabi nga sa akin ni Ka Dennis na anytime, kung willing ka, ay ako ililikot sa iyo. Okay. Para na sa ganun, mahiling natin na isaayos, mabuti, at bigyan ng fixed post ng okay. lugar para hindi magkaroon ng excess system. Okay, okay. Go. Ilan lamang yan. Kaya papagkating ko yung pangalan na ngayon ay inirap daw di mano ito sa tanggapan ng Office of the Mayor. Uh-oh. Itong nagngangalang Frederick EMC ang pangalan. Oo. Ayan ay hinarap ngayon dahil nga doon sa reklama. 500 a week na kinukolekta nito. Grabe ah. Grabe naman yan. At dito nga sa Baclaran eh, nagkakaroon na ng pinadidemolish na ni Mayor Olivares itong mga nasabing mga illegal vendors at saka yung mga kotong at proteksyon at protector nitong 7 gang na lumalabas dito. No? Kaya dyan din, ganun din? Kaya nga, at sinasabi nga natin kung sino yung nag-utos, yun ang tanong ko rito sa TFBO, EFOB, Organized Vending. Okay. Who is the root of evil? Sino ang nag-utos? Bakit malakas ang loob nitong tinamaan na magaling na mama na to na kumalikta? Ganong konektado siya sa tanggapan ng DPS? Ganun? Oo. Ano ba meaning? Pagkakaalam ko, itong si Mr. Chebo Romeo, you still remember Rafael Chebo Romeo? Oo. During that time of Eddie Magtanggol. Okay, at yung best friend mong si Major Samudyo. Si Major Samudyo. Di ba konektado siya dyan? Yung Air Force at Captain Alawin. Hindi ba tayo ang siyang limikod dyan? Kasi ang akakala ng ilan, tayo nasa karsada, tayo ay nakatulala lang sa silangan at kanluran. Nako ha? hindi niya alam. Katulad dito, nadampot ko to. Ako mismo, voluntaryong nilapitan dito ng TFOB, Tax Force Organized Vending, na nililinis lang namang daw nila ang kanilang pangalan dahil sila raw ang binabanatan di umano ng ilang mamamahayag. Bah! Ay dikunan mo na nga pahayag sila para na sa ganun eh malaman natin kung nga yung sinasabi at inaakusa doon sa mga media ay tama ba o mali, di ba? Kaya nga kapatid ni De Rosales, sa balansing panig ng Katwiran, iisa-isayin ko at ihimay-mayin ko yung talagang tunay na gumaganap. Correct. Sa lansangan na kung magkamisan, gumaganap na ay nalalatayan pa. Oo. Yun na, kumbaga sa kredito, sila ang nagtarbaho, yung dapat ibigay sa kanilang papuri, ay hindi sa kanila napupunta. Ayun, oo. Kaya ang tabayanan mo, yung pakikipag-ugnayan ko kay District Director Rolando Sambalinana, na natanggap na yung aking sulat, okay. At nireceive naman, dalawang matitikas
na PCP commander at ang uunahin ko rito, itong si Major Karamoan na nakatalaga rito sa lugar ng SMPCP at si Tiniente Aliado naman, Monico, ay inilagay naman sa lugar ng SMPCP. Ayun, oo. Kaya wait ka lang kapatid na Eddie Rosales, siguro marami siyang sasabihin sa'yo at dito nagpapauna lang tayo, hindi kasali damdamin dito. Oo, totoo yan. Kung sila'y nagtatrabaho, nagtatrabaho rin tayo. Correct. Ay, sa katunayan, nandito nga si Rodolfo Arellano, polis ito. Oo. Ito yung nangangalaga dito sa Makers and Boulevard. Baka gusto nating masampulan ng konting katanungan itong maman to. Okay, okay, go. Tatapong, mawalanggalang po. Mawalanggalang po, tatapong. Tatapong, ito po si Mr. Eddie Rosales, ano? Kapatid na Eddie Rosales, ibigay ko ang pagkakataon sa polis na ito na kakampi natin. Okay, sir, okay. Si Mr. Eddie Rosales po ito. Hello, pwede. Okay, magandang nga rin sa'yo at hapon. Okay, at, magandang sa ibang, nga. Sa ibang salita. Okay, at magandang nga po sa'yo, Tatabong. Okay, at Tatabong, ano po ang magandang maibabahagi natin sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programa natin sa Wow Action Balita? Go ahead, Tatabong. Ang maganda pong bahagi na ang maganda pong bahagi na maipapamahagi ko ngayong araw na to, Heidi. Okay. Kaya nga magbibigay ng pag-aalala sa bawat kapwa mamamayan. Ayun, oo. Ang pag-ingatan ang mawawala nilang kagamitan. Oh, maganda lalo, yan. Lalo na ang kasalapian. Oo. Paalala lang sa mga kapwa mamamayan na lalo lang lalong-lalo na ho rito sa lugar ng Quiapo, ang pusod ang tinaguri ang pusod ng Maynila. Oo. Heidi? Okay. Balik ko kay Kaerne. Okay, maraming salamat, Tatabong. Charles, meron lang akong last parting message na okay. Ipakakalob dito okay, kay okay. P.O.3 Rodolfo Arellano. Okay, go. Pascual okay, Arellano. Okay, yes. Sir, regarding dito, ito ba'y talagang araw-araw na lamang na sinasagawa? Ito kasi nagpapatupad visa ng batas trapiko eh. Oo, oo, oo. Oh, siya yun. Kaya ito ay palabiro ito. At meron ding mga, nakuha ko na mga pangalan lahat nito. Kanina nga, meron pang police woman dito. Oo. At kinuha ko mga sige, pangalan para mo. Na siya ganun ay pasalamatan. Lalo yes. Na itong si Almeida. PO3 Almeida. Okay, at banggitin mo lahat yung magagaling dyan na police. Ito. Ito yung nakahuli ng kalawag ng lipunan eh. Okay. Meron pa tayo rito isa na si PO1 Pasinos. Okay. Oo, nandito lahat. Itong si PO3 Manuel Paras. Okay. Yan yung mga sinusubaybayan ko rito na kung saan eh, kapag ka nakakahuli, tinitindigan ko to. Ayun, oo. Pasamantala muna akong bibitawa okay. Dahil tayo nagpapasalamat sa tanggapan ng PCP Plaza Miranda. Okay. At dito rin kay PO3 Rodolfo Padua Arellano. Okay. Pascual Arellano, correction. Sa pagbibigay ng daan sa ating programang Wow Action Balita kakampi. Muli akong babalik, kapatid na Eddie Rosales. Okay, go. Wala pa rin sa Luzon ng Maynila para po naman sa Wow Action Balita kakampi. Kapiling ko pa rin ang mga kapulisan dito sa Luzon ng Maynila, lalo na sa Plaza Miranda, lalo na sa kanilang hepe na si Major Jiang Yagi. Ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan reporting. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating investigative reporter na si Ernie Buwan. Ano? At thank you. At doon kay Tatabong. No? At lahat po ng binabahagi ng ating mga reporter ano ay mas maganda kung malilinawan ng ating mga kababayan lalo doon sa mga nagpapatupad ng clearing yung anti-bending operation na siyang nangangalaga sa bawat mga vendors sa iba't ibang lugar diyan sa Maynila ay mas maganda no. Kaya lang, may mga guhit kasi yan, no? Yung guhit po na yan, yan po, dyan po nagkakaroon ng paglalaban, ang illegal at legal. Tiyak, karamihan dyan, ang talo ay legal. Yan po yung ating mga ipinararating. Kaya nga po, ang sabi nga po natin, sa bawat sulok ng ating bansa, no? Marami po ang sabi nga natin kahit saan lugar may ahas.
may ulupong, no? Sa Maynila, Quezon City, Muntinlupa, lahat po 'yan, no? Lahat po 'yan. At dito ay makikita po natin na talagang sobra, no, yung ating mga ginagawa. At dahil sa patuloy po natin, no, at diyan ay patuloy po tayo na ang panawagan po natin sa bawat mga custom commissioner, deputy custom, no, custom examiner sa iba't ibang lugar. Ang pagtuunan naman po natin ng pansin siguro ay yung mga ukay-ukay na sobra na ang mahal, no? Ukay-ukay na yan, ha? Donasyon yan galing sa ibang bansa na ipinadadala po yan dito sa Pilipinas. Pero ginagawa negosyo. Ano po ang ginagawa ng ating mga tiga-custom? Oh, kaya sabi ko nga eh, no? Mas maganda kung matutuldukan po nila, kagaya ng kampanya ng mga PNP, tuldukan ang krimen sa ating bansa. Oh, ganon? Kaya po yung sinasabi natin, no? Kaya sa bawat lugar, may kanya-kanya pong ordinansa. Pero ang ordinansa po na yan, ay pangkalahatan po yan. Ordinansa rito, ordinansa sa ibang lugar, ay iisa lang po yan. Kapag ka nagpatupad po ng mga ordinansa, kanya-kanya nga lamang po kung anong ordinansa yung kanilang ipinatutupad. No? Dito sa Pasay, wala ka nang makikita eh. No? Ibang klase ang ordinansa rito sa Pasay. No? Ang ordinansa rito, karamihan mga illegal. Oh, illegal vendors. Diyan sa hangganan po ng nasabing Pasay. No? Sa iba't ibang lugar, illegal terminal diyan sa May Buendia. Oh. Bawat may mga terminal dito, karamihan po illegal. Oh, illegal, kung hindi illegal, kulurum. Oh, di illegal pa rin 'yon. Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, no, mag-commercial muna tayo. Ah, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Sa panaginip, kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo man, abot kang may kita, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay magdarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailan man o nasan ay, abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka.
pag-asa. Ang ngiti sa puso ay matanama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailan mano nasan ay ako't kamay kita. Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At yan po ang ating gustong talakayan, ano? Kagaya ng petition po na petition versus Uber, Uber at Grab Car, ano, isinampa sa LTFRB. Nagsampa ng petition na sa LTFRB, no, Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang transport group na One Utak upang kansilahin ang operasyon ng transportation network company na Uber at GrabCar, no? Binigyan din ng One Utak na dapat nang kansilahin ng LTFRB ang nagbigay ng akreditasyon ng ahensya sa operasyon ng Uber at GrabCar, no? Dahilan sa hindi dito ligtas ang kapakanan ng mga pasahero dahil wala silang franchise at wala ding proteksyon ang mga pasahero nito dahil hindi nare-regulate ng LTFRB ang pasahe sa kanilang operasyon. Ang Uber at GrabCar ay nabigyan ng akreditasyon ng LTFRB na nilagdaan ng LTFRB Chairman Winston Hines, no? Board Member Ronaldo Corpus at Executive Director Roberto Cabrera bilang TNC, no? O mga online private car na nagsasakay ng mga pasahero sa kanilang destinasyon pero wala silang franchise na ibig sabihin walang insurance ang mga pasahero oras na naaksidente ang sasakyan na tanging nga si LTFRB board member Arena Endon ang hindi lumagda sa akreditasyon ng Uber at GrabCar. Pagsakay mo sa Uber at GrabCar taxi, 70 agad ang plug down
ng pasahe at computerized na agad kung magkano ang ibabayad dito ng pasahero sa oras na sa oras na sumakay dito. Katwiran ng One Utak, walang dahilan na mabigyan ng provisional authority to operate ang naturang mga online private car. Oras na mga mailatag sa LTFRB board ang naturang petisyon ay bibigyan ng 15 araw ang Uber Grab car para sagutin ang petisyon ng One Utak. Pagkatapos ay isasaalang-alang sila sa serye ng public hearing para sa kaukulang rekomendasyon ng ahensya hingil sa operasyon ng naturang mga online for hire unit. No? At tama, kulorum pa rin yan eh. Ang pinakamabigat dito, ito ay nabigyan ng akreditasyon ng LTFRB ni board member chairman Hines, no? Samantalang yung mga kumukuha ng prangkesa na legal at lehitimo, wala po silang maibigay at hindi po nila nabibigyan. Ilang taon na po, gaano po katagal ang pagkuha ng prangkesa, pero itong Uber at GrabCar ay nabigyan nila agad-agad ng mga akreditasyon. Oh, di ba? Para kolorum pa rin dahil ang mga miyembro ng One Utak ay may mga utak. Hindi kagaya nung ginagawa ni Attorney Hines na nagbibigay sila ng akreditasyon pero walang konsultasyon sa mga transportasyon. Ganun eh, oh. Walang konsultasyon sa mga transportasyon. Yung One Utak may utak, no? Si Hines aywan ko kung may utak, no? Ay sabi nga po natin, yung lahat ng mga binigyan ng akreditasyon ay legal po namamasada. Ha? Pero hindi po kayang pigilan na nasabi nga si Chairman Hines, no, ng LTFRB kung bakit nakakapag-operate po sila at binigyan po ng prangkesa gayong kadali lang. Pero yung mga totoong transportasyon na legal na humihingi ng prangkesa at bumili ng prangkesa sa LTFRB hanggang sa kasulukuyan, ha, limitado po sila. Pero itong Uber at GrabCar ay bakit po nabibigyan ng akreditasyon? Sino po ba nasa likod nito? Kanino po ba ito? Yan po ang tanong natin. Ha? Kanino po sila? Oh, kanino po may-ari na yan? At sobra, super, no? Super po ang lakas ng grupo na yan at nabigyan agad ng ganyan. Samantalang yung mga grupo ng transportasyon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, aba hindi po ganun agad-agad na nabibigyan ng prangkesa. Prangkesa po ang kinukuha nila, hindi po akreditasyon. Samantalang itong Uber at GrabCar ay agad-agad merong prangkesa o akreditasyon. O, di ba? Kaya nakakalungkot isipin eh, lagi na lamang pong ganyan ang mga nangyayari sa ating bansa. Mas maganda kung ang lahat po na yan ay kailangan linawi mabuti ni Attorney Chairman Hines, no? At ayaan ay hindi naman po bawal ang maghanap buhay. Pero siyempre, ang pumapalag dito, yung mga grupo ng malalaking transportasyon, kagaya ng One Utak, no? Pidyudap, Paasang Mazda, Acto. Oh. 'Di ba? Malalaking grupo po 'yan. Pero itong mga ito, ha? Na bago pa lamang, kailan po ba ito? Kailan pa po ito naganap? Yung nasabing akreditasyon nito, panahon ni Hines, Attorney Chairman Hines ng LTFRB, kailan po ito naganap?
at bakit po nabigyan agad sila ng akreditasyon? Oh, di ba? Sabi nga eh, ha? Yung ating ano eh, siguro may kasunduan. Bulgaran nga eh, kanina doon sa pagtatanong sa OWA eh, sabi nung Marino eh, no? Yung publisher ng Marino. Sabi niya eh, ako nga eh, nung ako ay ano, ha? Eh, pinaipit lang yung nasabing yung tongpats, no? Kaya ay hindi natin pwedeng anuhin yung kanyang reklamo eh, dahil isang OFW rin siya, ay Marino, at yan po ang isa sa mga nangyayari, no? At ang ating kailangan, no, ay yung pangunawa at pagpapaliwanag na mabuti ng ating mga kababayan. Hindi lamang doon sa mga ano yan, no? Ay ang mga nangyayari na yan, kailangan magkaroon tayo ng magandang ugnayan, transportasyon, at saka yung lumalabas po kasi rito yung akreditasyon para doon sa mga private car ito. Oh, gaya na rin po yan ng mga kolorom na mga tricycle at saka habal-habal. No? Sabi nga ni ano, aywan ko kung sakop ko yang habal-habal. Oh, pero pagka nakatunog na may pera doon, ha? Sasabihin ng mga yan, sakop nga po namin yan. Ganyan eh. Pero pagka hindi pa nila, ano, ha? Palalawakin muna nila yung mga hiling ng taong bayan na gumamit ng habal-habal. Ay totoo naman, may mga habal-habal na sa iba't ibang lugar ng ating bansa, sa probinsya, hanggang dito sa Metro Manila, mayroon na po. Diyan sa loob ng Port Bonifacio, sa loob ng Taguig, ha? Diyan sa Sukat, mayroon na po. Dito sa Terminal 3, mayroon na rin po, habal-habal. No? Ay, yan po yung sinasabi po natin. Kaya diyan sa Terminal 3, wala po tayong makitang maganda eh. No? Kaya Engineer Octavio Lina eh, no? Eh dapat eh, dapat sila yung general manager ng Terminal 3, nagpapatupad po sila ng dapat na ipakita, no? Doon sa mga nangyayari diyan. Kaya yun po ang kailangan po natin, no? Ay kung sakasakali na ang nasabing mga taong yan ay makuha po natin, no, yung kanilang mga ginagawa, mas maganda. Mas maganda po. Sa kasalukuyan, no, sa kasalukuyan, yung mga ganyan ay sa ngayon, yung mga habal-habal na yan, lantaran na po. Kahit may mga airport police dyan sa ano, nagsasakay po sila. Yan po ang karamihan na sinasabi po natin na karamihan, mas malalakas ang loob ng mga kolorom kaysa sa legal. Dahil yung legal eh, no? Eh, katwiran ng mga police na yan. Legal nga yan eh. Wala namang mga pakinabang yung mga yan. Samantalang itong mga kolorom, illegal, may pakinabang. Malaki ang pakinabang. O, di ba? Kaya question mark lagi yan eh. No? Magkano ang kasunduan? Bawat illegal sa legal. Ang legal, wala silang mahihita eh. Pero yung illegal at mga kolorom, illegal terminal,
ng mga kolorom, malaki. Malaki po ang mga kasunduan dyan. Hindi po kayo makakadaan dito. Kapag ka walang kasunduan, manggagaling sa inyo hanggang doon sa namumuno. Ganyan po yan. O, di ba? Ganyan po. Kaya tayo ay sabi nga natin eh, mas maganda kung ang mga ginagawa po natin ha, diyan ay patuloy po. Walang nangyayari eh. Sino-sino ba ang mga protector niyan? O, nababanggit ang lahat ng pitong ano diyan. O, gaya sa Paranaque. Pitong big timer daw. Ha? Pito ha? Yung mga lumabas. Sa Maynila, ganun din. Dito sa Paranaque, 300. Sa Maynila, 500. O, sa Muntinlupa kaya, magkano? Sa Pasay kaya, magkano? Sa Pasig kaya, magkano? Sa iba't ibang lugar yan, no? Ng ating bansa. Hindi po natin na pwedeng sabihin na sila po ay ganun-ganun na lang. Mas maganda kung ang mga yan ay atin pong ipakita po sa kanila. Sa ngayon, ha? At ating puntahan naman yung naralapit na filing ng nasabing candidacy, no? Yung mga kandidato na tatakbo ngayon 2016. Sino-sino po ang tatakbo ngayon na mga matutunog ang pangalan? Sabi ng mga nakaraang survey, ay tumaas daw ang rating ni Rojas kaysa kay Binay. No? Ay, ewan ko. Kasi sa aking palagay, imposibleng tumaas ang rating ni Rojas. Sapagkat maski nung araw pa, ay sa lugar mismo nila, yung baluarte ni Rojas ay tinalo siya ni Binay. No? Ay kung totoo na ang nasabing mga ano ngayon ay lahat ay ating pong mga ginagawa ay makita ang lahat ng survey, no? O kagaya nito, ha? Ay barangay chairman, ha? Itinumba na naman Cabanatuan City, Nueva Ecija. Napas lang ang 53 anyos na barangay chairman matapos itong ratratin ng riding in tandem assassin sa General Luna Street, Barangay General Luna, Cabanatuan City, Nueva Ecija, nung Lunes ng gabi. Idiniklarang patay sa Good Samaritan Hospital ang biktima si Chairman Kaisar, no? Cesar Baltasar, may asawa at nakatira sa nasabing barangay. Sa investigasyon na lumitaw na nasa loob ng kanyang tindahan ang biktima at kinakausap ang kanyang nanay ng ratratin ng tandem, na itulak ng biktima ang kanyang ina kaya siya ang napuruhan ng 5 bala ng baril. O, kita mo? Ha? Yan ay politika pa rin yan. Alam nyo kung bakit? Hindi po papatay niyan. Imposible. Karamihan po na pinapatay ng mga politiko ngayon tungkol sa politika. Hindi po ano yan. Kung ang mga bibihira po sa mga pumapatay, ay karamihan dyan ay bayaran. Binabayaran po ng mga kalaban na sa politika. O, kaya nga po sinasabi natin eh, yan po yung ating ginagawa, no? Kagaya ng siyam na manggagawang kinidnap at nasagip, siyam na manggagawa ang dinukot ng mga bandidong abusayap. Abusayap na naman po.
Ha? Abu Sayyaf, noong Lunes ang nailigtas ng tropa ng militar sa barangay Kaumpamatsagin Bayan ng Sumipsip Basilan ayon sa opisyal kahapon, kabilang sa mga nasagip ng biktima na biktima ay sina Nasir Kay Laha Mitusin Obay, no? Mustafa Gapol Abu Kasir Nasirin Jaya Abdullah Johan Sarau Nasir Garbon Al-Sibar Jauhari at Simargani Alpa na pawang trabahador ng Abu Bakar Construction. Base sa record, ang mga biktima ay gumagawa ng water tank ng lapitan at dukutin ng grupo ng mga Abu Sayyaf subleader Juhaybel Alamasirol alias Commander Abu Kicks, no? Sa barangay Upper Binabin Gan. Subalit nakatakas ang dalawa sa mga bihag kaya na ipaabot ang insidente sa mga otoridad. Na-pressure naman ang mga kidnapper kaya na pilitang abandonahin ang mga bihag matapos ilang ilatag ang operasyon ng Marine Battalion Landing Team 11 at Army 64 Infantry Battalion ang kagubatan ng nabanggit na barangay bandang alas 4:40 ng hapon nang masagip ang mga ng mga sundalo ang mga biktima sa nabanggit na barangay. Yan po, no? At kahit kailan sabi nga natin lagi na lamang pong may Abu Sayyaf, no? Abu Sayyaf kahit saan lugar may Abu Sayyaf. Lagi na lamang po sikat na sikat ang Abu Sayyaf. Tapos, ang gusto ng presidente ay amendahan na agad yung mga nasabing kahilingan ng mga kapatid nating Muslim. No? Ewan ko kung sino ang magkakaroon ng lakas ng loob para yan ay pirmahan. No? Kung ako sa mga senador at congressman, hindi po ako pipirma dyan. No? At ito naman, Siman na naman. Apat tiklo sa pagpatay sa Siman, Cavite, apat katao na sinasabing mga pangunahing suspek sa pagpatay sa isang Siman sa Tagaytay City ang naaresto ng mga operatiba ng pulisya sa inilatag na operasyon sa Barangay Langkaan 1, Dasmariñas City, Cavite, kamakalawa. Sa police report, isinumuti kay Police Superintendent Joseph Reyes, jefe ng Dasmariñas City PNP, kinilala ang mga suspect na sina Christopher Kylie, Ernie, 31, Endang, Cavite, aresto na Jimena, 36, kawani ng lokal ng pamahalaan, Paulo Hernandez, 35, call center agent sa Imus City at Sir Rakino Umagap Junior, 31, tricycle driver at nakatira sa General Trias City, Cavite. At isinalalim sa tactical interrogation ang mga suspect kaugnay sa pagpatay sa biktima. Si Arnis Jan Agba, yani ng Angono Rizal noong Agosto 14, 2015 sa Tagaytay City, Cavite. Na-recover sa mga suspek ang dark blue na Subaru Forester na may plakang AKA 4286 na sinasabing pag-aari ng biktima. Na kumpiska rin sa mga suspek ang Mitsubishi Adventure at caliber 9mm pistol, mga bala ng kalibre 45 pistol at tatlong plastic sachet ng shabu, mga drug paraphernalia, tatlong handheld radio, PNP black jacket, PNP green t-shirt, PNP bullet cap at ilang papel na may drawing ng modus operandi. Yan po, no? Aba, mga tricycle boy.
pagkatapos naka-uniforme, no, ng mga PNP. Kaya sabi nga po natin eh, karamihan po ng mga gumagamit ng ganyan, no, na nagsusuot at pumapatay, karamihan po dyan peke. At tiyak peke, kasi hindi naman po siguro magsusunog ng kilay yung ating kapulisan at kasundaluhan para lamang mangidnap, no? Siguro, kung mayroon man nasasangkot na mga ilan-ilan, yan ay bunga ng kanilang pangangailangan siguro sa buhay. Kapos sa pananalapi, no? Kapos sa sweldo. At lalo na po yung ating mga kasundaluhan, pulis, walang sariling bahay, no? At magkano po ang sweldo? Ha? Ay sapat na po ba yon na ang mga sweldo ng ating kasundaluhan, sweldo ng ating kapulisan, ha? Ay ganun lamang, samantalang buhay nila ang kanilang inilalaan. Matupad lamang ang mga misyon nila sa bayan. Oh, di ba? Kaya nga po, sabi natin eh, ang lahat po ng gustong pumasok sa PNP at sa kasasundalo, ang lagi po nilang ang kanilang layunin ay makatulong sa ating bansa laban sa krimen. Eh, anong nangyayari po ngayon sa lahat po ng karamihan na mga pumapasok sa atin ngayon sa PNP at saka sa sundalo, ang gusto lamang nilang proteksyonan ang kanilang sarili. Una, ang kanilang sarili. Pangalawa, ang kanilang pamilya. Pangatlo, ang kanilang bulsa. Pangapat, wala silang pakialam doon sa mga tao. O, sige. Noong araw, pag pumasok ka sa pagkapulis, hindi ka na kailangan tanungin kung ano ang layunin mo. No? Kasi, sabi nga eh, pag pumasok ka ng pulis eh, talagang ang layunin mo, tulungan ang taong bayan. No? Ipatupad ang tamang batas. Hulihin ang dapat hulihin. Ipagtanggol ang mamamayan. Pero ngayon, hindi po. Hindi na po ngayon. Hindi na po ganun ngayon. Ang nangyayari po ngayon, ha? Ang nangyayari po ngayon, ang gusto lang po nila magkamal ng limpak-limpak na salapi. No? Limpak-limpak na proteksyon sa iba't ibang lugar. Hindi lamang po dito. Maging sa probinsya 'yan. No? Dati, kahit wala kang pinag-aralan, pag sinabi ng mayor, eh, pulis ka na bukas, mag-uniforme ka na, pulis ka na. Kaya naman nung araw, sabi nga nung araw daw ang pulis nakatingala. Ha? At walang itinatago, walang baril. Oh, naglalakad mag-isa. At madalang po ang krimen nung araw daw. Oh. 'Di ba? Walang suhulan. Walang lagayan, walang malakas. Pero ngayon po, napakaraming problema eh. No? Nananahimik ka sa sarili mong bahay, bigla kang papasukin ng pulis, mga operatiba ng pulis at sasabihin, nako. Eto may nakuha kaming mga drugs, baril. O magugulat ka. Ikaw may-ari ng bahay, nagkaroon ka ng drugs, hindi ka naman nagda-drugs, nagkaroon ka ng baril, hindi ka naman marunong kumalabit ng baril. Oh. Sabi nga, mas mabigat daw yung planting rice. Oh. Pero anong nangyayari? Yung planting rice na yan, ginagawa lagi ng ating mga kapulisan. O bakit? Di ba? Palakasan eh. Sabi nga eh, dapat walang malakas, walang mahina, sabi ni Hamyas. Pero ngayon, pagka sila ay nanguhuli, ba, hindi pwede yun. May malakas sa akin. O, limbawa, pamilya ko, siyempre, malakas sa akin yan. Kapatid ko, malakas sa akin yan.
kapitbahay ko, ay wala akong pakialam dyan. Pagka nagkasala yan, huli yan. Pero kapatid ko, ama ko, tatay ko, anak ko, pag nakulong, ba hindi pwede? Kailangan tulungan ko yan. Ganon ang sinasabi natin. Dapat, kahit na hindi mo kaano-ano yan, imbestigahan mo naman mabuti. Baka naman nagkamali lamang ang mga panghuhuli ninyo. O kaya, yan ay sa bigla ang pagresponde at nakitakbo lang ay dadamputin ninyo sa takot ng tao. O, marami pong ganyan. Marami po sa loob ng kulungan yan. Kaya nga po sinasabi natin eh, kaya minsan eh, si Attorney Acosta hinimatay na eh sa kakapagtanggol niya doon sa mga sinasabing mga air na yan. O, yung PMA cadet na yan na dapat eh, bigyan na raw ng certification para makapasok sa paaralan at makatapos. Hindi yung pangyayari na yun eh, na politika rin eh. Oh, mabuti pa si Attorney Acosta eh, mahanga tayo sa tapang. No? At sabi nga niya eh, palayain na yung iba. At karamihan naman dyan talagang walang kasalanan eh, bunga lamang ng kahirapan. Hindi po yung nakulong dyan dahil sa kayabangan, kung hindi kahirapan sa buhay at wala pong maibayad sa abogado, kaya po sila nasa loob ng kulungan. Pero kung yan ay mayaman, wala po yan dyan. Bibihira po sa mayaman ang nakukulong. At karamihan po sa mga nakukulong ay mahihirap, dukha. Pero pagka mga milyonaryo, bah, ni hindi mo nga matanong yan eh. Oh, sino po ang magtatanong dyan sa pulis? Subukan mo itanong. Pag hindi tiyak na demandado ka agad, bakit mo pipilitin tanungin na kliyente ko yan? Ganun eh. Pero kapag kadukha, anong sasabihin? Sige, pirma ka dyan. Huwag kang aangas-angas sa akin ha. Ganyan agad ng ano, sisigawan yan. Upo! Yan po ang mga investigador. Ha? Pagka sinabi mo, sir, pwede po ba akong pumunta ron? Hindi! Maupo ka dyan! Pero kapag milyonaryo at may pera, sir, pwede po ba tayong mag-CR? O sige po, sir, sasamahan ko po kayo. Ganyan po eh. Ha? Sir, pwede po ba tayong magpabili ng pagkain? Nagugutom po ako. O sige, sir. At ako na po ang mag-uutos. At para makakain po kayo. Gusto nyo, sir, sasamahan ko po kayo. Pero kapag ka mahirap at dukha, sir, pwede po ba nagugutom ako? Pwede po bang magpabili? Maupo ka dyan, ha? Huwag mo akong utusan. Ganyan. Kabaksik ang ating kapulisan kapag dukha ang kanilang iniimbestigahan. Sabi nga eh, dukha man yan, malinis at marangal na tao yan. Hindi porke may pera ay marangal na rin po. No? At karamihan po sa mga may pera, karamihan. Ewan ko, hindi ko na lang na hindi na ako magsasabi kung anong mayroon sila. Oh, kayo na po. Kayo mga kababayan ko. Kaya ngayon, sabi ko nga po sa inyo, ngayon nalalapit po ang eleksyon 2016. Agapan nyo po at pag-isipang mabuti ng 1,000,000 kung sino po ang gusto nyong iboto. Pag binigyan po kayo, tanggapin nyo. At pera nyo rin po yan. Hindi po gagastos na napakalaki at limpak-limpak na salapi yung mga kandidatong yan kung hindi nanggaling din po sa bulsa ni Juan de la Cruz. Kaya sabi nga natin eh, pag nagbigay, tanggap. Pag iboboto, puso ang pagpiliin nyo.
ang isipan nyo. Namnamin nyo mabuti kung sila po ay karapat dapat sa kanilang posisyon. Wala na po tayong oras, ano? At siyempre, paatras na po tayo ng paatras, ano? Maraming salamat po sa ating station manager, ano? Kay Ma'am Penicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng kakampi, no? Maraming salamat po. At siyempre, doon po sa mga in-interview natin, kay Tata Bong, sa ating reporter sa WPD, ay thank you po, no? At pwede mong panoorin yan, Ernie, doon sa ating programa. Sa susunod na Martes at Merkulis po, magkita-kita muli tayo, no? Dito lamang sa programang WOW Aksyong Balita, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye!